Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating butihing Vice President, at Department of Education Secretary, and Vice President Inday Sara Duterte. Oh, please take your seats. The excellencies of the diplomatic corps who are here joining us for this extremely important day that we are commemorating here today. Of course, the lead agency for the food stamp program, the DSWD, and the head of the DSWD, Secretary Rex Gatchalian, the ADB. The ADB Philippines Country Director, Pavit Ramachandran, who without whom we would not have been able to come to this day to make this a reality. And of course, we cannot forget also the assistance that has been given us by the World Food Program and their Philippines Country Director, Brenda Barton. Manila City Mayor, Mayor Maria Sheila Lacuna Pangan, ang ating mga beneficiaryo, and the Secretary Benny Laguesma of the DOLE, and all of those, lahat ng ating mga membro ng DSWD, ng DOLE, ng lahat ng mga agencies na nakasama rito upang tulungan na mating matugunan ang mga gutom na Pilipino upang makamtan natin ang ating pangarap na sana wala nang gutom na Pilipino pagkatapos nitong termino na ito. Kaya't magandang hapon po sa inyo lahat. Masaya akong makasama kayo sa ating paglunsad ng food stamp program ng DSWD. Batid po ng ating natin lahat na ang I was speaking English as we have members of the diplomatic corps. It is, of course, always the dream of any government, of any leader, that we are able to do something about hunger around our countries, because that is the most important and the most insidious influence of our people that gets in the way of the development of each individual and thus the entire society. We have always tried to rise up from the throes of poverty, but the problem of hunger and malnutrition still remains. And that's why it has become a priority of this government that we will fight all the poverty, we will put in all the programs so that one day we can say that we are able to give our people at the very least the food that they need to survive, the nutrition that they need to survive. We used to use the two terms interchangeably in terms of food supply and nutrition. And by our thinking now these days is that is not necessarily the case. And it is not enough that we just provide all kinds of food, but also that it is of a nutritional value that will allow especially our children and our nursing mothers to become a center of healthful life for their children, for their families, and for their communities. And so we have set up this this program. And this program, I'm actually, when the Secretary Rex first came to me and said that with his talks with the foreign funding institutions such as ADB and the World Food Program, and of course our partners in the different countries from in the persons of the diplomatic corps that are here, I immediately express I cannot understand why this is the first time that we have talked about a
food stamp program, because it seems to be, especially after the pandemic, it seems to be a particularly important initiative. As we have seen the difficulties that we have had in terms of pricing of agricultural commodities, in terms of the supply of agricultural commodities, and not only commodities but food, so as to be able to provide the kind of nutrition that will make our children, that will make our people healthy and productive in their daily lives. So we have an electronic transfer card, and it is a system that we will use to program. It is not something that we are just starting now. Ipapakita at ituturo din po sa inyo ng mga kawani ng DSWD kung paano gagamitin to. They will show you. The DSWD will go around and will show you how to use this card and how to avail of the benefits that come through this card. So again, we let us thank our partners in this very important program. Of course, the DSWD has been the lead agency. The ADB has been, it was actually a part of a discussion when I went to visit ADB, and it was proposed by the Asian Development Bank that we have a food stamp program. And of course, having listened to this rather good idea, Secretary Rex and I immediately jumped upon the opportunity and said, let's not let this lapse. Let's not let them forget that this is something that we would like to do and that finds us here today. So this is the continuing part of all that we have tried to do so as to be able to achieve yung tinatawag na walang gutom. And for those who are not speaking Tagalog, walang gutom means no more hunger. And that is the dream of this administration. That is what we are hoping to achieve in this administration, that by the end of 2028, we can say that we have done everything to reduce the hunger and poverty in our country and to be able to be sure that we can provide a good, healthy, and productive life for our people. Thank you very much and good afternoon. Sir, good afternoon po. Dahil ang food stamp beneficiaries po ay required na magtrabaho, paano nito mababago ang kultura ng dependency po sa government aid? Yes, pero hindi naman mahirap yun eh. Dahil talaga, kagaya ng sinasabi ko na ilang beses, yung mga Pilipino. Pilipino naman, hindi talaga. Ayaw nilang hindi sila nagtatrabaho. Kahit na nangangailangan, siyempre tatanggapin nila kung ano yung tulong na mabibigay ng gobyerno. Pero kung hindi sapat yung ganun na lang habang buhay, ganun ang ang gusto ng Pinoy ay magkaroon ng trabaho. Kaya may kasama tayong element dito na magbibigay sa yung dole na tent para makapagbigay ng trabaho para sa mga nangangailangan. At alam mo naman, lahat ng ito susuportahan talaga natin hanggat mabigyan natin ng trabaho ang taong bayan. Kaya ito na muna pang tiding over. Oo, habang naghihirap pa. Pero I think that as quickly as possible, lalo ng Pilipino, naging experience ko, ay silang hanggat makahanap ng trabaho, talagang yun ang gagawin kagad. Sir, follow-up lang po. Dahil po sa food stamp, pwede bang kalaunan, sir, ma-terminate na yung 4-piece program po? Sana. Ibig sabihin kasi, makaya na natin itigil yan, ay sasabihin natin, ibig sabihin, wala nang nangangailangan. Ay maganda talaga kung umabot natin yun. Pero kahit papano, kung minsan, tinatamaan, halimbawa, tinatamaan ng bagyo, tinatamaan ng peste, tinatamaan ng kung ano-ano, kailangan pa rin tulungan. So, yung 4-piece, yun, pantawid yun eh. So, kung hindi na kailangan magtawid, ibig sabihin, may trabaho na. May kaya na yung tao. Kahit man lang mapakain ng sarili, ng pamilya, sana umabot tayo sa ganun. Thank you, Mr. President. Gilbert Perdez, DWIZ.
Sir, magandang hapon po. Good afternoon. Paano po natin masusustain yung food stamp program at saan po tayo kukuha ng pondo para ho rito? Well, meron. Hati-hati. Meron yung ADB na tumutulong sa atin. Meron yung World Food Program. At syempre, meron din tayong counterpart dito sa Pilipinas. At mabuti na lang. At nandyan nga sila at tumutulong sa atin. At nakikita naman nila, sanay na sanay sila sa ganitong klaseng trabaho. At kaya't nagpapasalamat kami sa kanilang lahat na tumutulong sila. So, in terms of funding, palagay ko, I think we will be able to sustain ito for as long as we need it. But kagaya ng aking lagi sinasabi, dahan-dahan sana, maayos na natin yung ibang sitwasyon para hindi na nangangailangan ng tulong. But there will always be an element na may kailangan pa rin. So, hindi talaga, you will never see na mawawala lahat ito na hindi mo na makikita yung programa, isasara yung programa. Hindi siguro, baka lumiit pagka maganda na ang takbo ng ekonomiya. Thank you, yeah. Sir. Katrina Domingo, ABS-CBN. Hi, sir. Good afternoon. Sir, hello. Clarify lang namin your earlier statement. You mentioned that the DOF secretary should not be part of the Maharlika Investment Corporation, but under the law, he's supposed to head the panel. No, clarify lang, sir. No, what I said is that he should not be the chair of the DOF because that was the original. The original proposal was that the president be the chair. Sir, follow up, sir. So you prefer to be the chair? No. The first proposal was that the president would be the chair. Sabi ko hindi naman siguro, I don't think it should be that way because ako magpapatakbo ng fund, hindi tama 'yon dahil politika nasa politika ako. Kailangan mawala na nga, maihiwalay sa politika. So ang sumunod ay sinabi ang DOF ang mag-chair. Ganun din ang aking sinabi. Ngayon, may interest talaga ang gobyerno sa Maharlika Fund. Kaya kailangan meron tayong representative doon. Kaya ang nangyari, kung titignan mo yung batas, ang DOF as the ex-officio member. Kasi ang pera galing sa gobyerno. Kailangan meron tayong representative sa board. But hindi sila ang magpapatakbo. Ang importante sa akin, yung aking nabanggit kaninang umaga, ay ganit, napakasimple lang. Dapat ang mga desisyon na ginagawa ng mga namumuno ng Maharlika Fund ay hindi dahil sa politika, hindi dahil sa kung ano-ano pang ibang konsiderasyon, kung hindi, kung ano yung pinakamaganda para sa fund. Kung anong magpapatibay ng fund, ano yung magpapalaki ng fund, ano yung mga investment na pangpapaganda dun sa fund. Yun ang kanilang dapat iniisip. Hindi nilang dapat iniisip, may eleksyon bukas, may eleksyon in one year, kailangan natin, huwag natin papasukan niya kasi whatever. No political consideration should be part of it. Otherwise, delikado yan. It will not succeed. Yeah. Thank you, Sir Chonayu, Radyo Inquirer. Sir, good morning. Good afternoon. Good afternoon. The former President Rodrigo Duterte had a meeting with Chinese President Xi Jinping sa Beijing the other day. May imprimatur po ba ninyo ito? May basbas po ba ito? No. Nagpermiso pa. hindi naman kailangan. Alam ko naman ang pupunta siya. At magkaibigan sila. Magkakilala sila. So, I hope that napag-usapan nila yung mga issue na ngayon na mga nakikita natin, yung mga shadowing, yung mga kung ano-ano, all of these things that we are seeing now, I hope na napag-usapan nila para naman magkaroon tayo ng progress. Kasi yun naman talagang habol natin, patuloy ang pag-uusap. Kaya I welcome any new lines of communication. If that is President PRRD, then good. Hindi importante sa akin kung sino, kung ano, basta may makausap sila, baka makatulong eh. So I hope, I am sure that he will be able to tell us what happened during the conversation and see how that affects us. Thank you, Mr. President. Okay. Thank you, Malacañang Press Corps. Thank you, sir.